Hindi na po natutuwa si Congressman Sandro Marcos dito sa Black Ops na kung tawagin ka COVID, sa pagpapakalat po ng fake news para magalit po ang taong bayan kahit PBBM. Ako, medyo nawa-warning na kayo dito ha ni Congressman Sandro Marcos. Nagsasalita na rin siya dito kasi ayaw tantanan eh. Patuloy sa pagpapakalat ito mga fake news para masira ang mga Marcoses. Uy, ang galing nyo ha. Anyway, sa balita nito kakofi ng politico.com, no, yan, black ops, yung mga black propaganda, ika nga kakofi, no. Black ops na naman, Sandro Marcos disowns itong fake SMNI quote card on Maharlika bill. Uy, nabasa nyo ba yung fake na SMNI quote card na patungkol po sa Maharlika Investment Fund? Uy, nagsalita na naman po dito si Vice President, si Congressman Sandro Marcos. Uy, tigilan nyo na yan yung kakagawa nyo ng mga fake na mga art card, mga fake articles o fake na mga balita para pumangit ang tingin ng tao sa mga Marcoses. Presidential son ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, debunk. Uy, pakinggan nyo ka-copy ha. Another fake SMNI quote card attributing a controversial statement about him. This time, Marcos allegedly told Land Bank and Development Bank of the Philippines, Philippines client o yung mga kliyente po ng Land Bank at ang DBP, no, to just switch banks if they are worried about the Maharlika Investment Fund bill, a pet measure of his father, President Ferdinand Marcos Jr. So parang lumalabas dito ka Kofi, no, doon sa peking quote card. Ang nagsasalita kasi doon si Sandro Marcos. So parang sinasabi, kung ayaw nyo sa Land Bank, ayaw nyo sa DBM, hindi magpalit kayo ng banko. Siyempre, kung ikaw mababasa mo yon, magagalit ka. No, magagalit ka kay Sandro Marcos. Pero ang totoo, hindi nyo naman talaga sinabi yon. So sumama ang tingin ng tao dito kay Sandro Marcos dahil sa dinuktor na art card na ito ng SMNI. There are 31 million supporters who are willing to support the Maharlika Investment Fund. We do not need your participation. Marcos was allegedly quoted as saying, o yan pa ka-coffee, medyo mayabang yung dating dito ka-coffee, pero paglilinaw, hindi ito sinabi ni Sandro Marcos. Pero kung ikaw ay maniniwala doon sa peking quote card, isipin mo, ang yabang naman yan ni Sandro. Bakit sinabi niya na 31 million ng supporters ng Maharlika Investment Fund and we do not need your participation, di ba? Kung maririnig mo talaga yan, sasama ang loob mo. Kung iisipin mo, na totoong sinabi yan ni Sandro Marcos. Pero again, hindi niya po sinabi yan. Paglilinaw lang po yan ha. Dinibank niya po ito. Fake news po yan na pinapakalat para masira po yung pangalan ni Sandro Marcos dito. Wala na talagang makitang strategy itong mga loko-loko na ito ha. But this is not true, said the congressman. The black ops continue. Marinaw yan ka-coffee kay Sandro Marcos, no? Meron talagang black propaganda. Nagpapatuloy talaga itong movement nila para sirain ang mga Marcoses. You know, the black ops continue. Another fake quote card circulating social media using hashtag SMNI News Channel, Marcos said on Instagram stories. Kaya mag-iingat kayo ka-coffee ha. Make sure na yung pinagmumula ng mga quote card. Halimbawa, makakita kayo ng mga quote card ganito, no? Kung hindi po yan galing sa verified account, halimbawa SMNI, no, ginamit lang yung logo ng SMNI or let's say ginamit yung logo ng PTV o ng GMA o ng TV5, i-check nyo ka-coffee kung sino yung nag-post. Usually makikita mo naman yan, may mga check yan ka-coffee, verified account yan yung mga nag-post. Kasi napakadali lang pong gawin yan. Kukunin yung template nitong art card na ito, lalagyan ng logo ng gusto nilang gayahin, eh meron na sila. Eh masisira yung tao dahil sa mga fake na ito. Kaya kung inyo makikita, yan po. Sa art card na yan, sa bandang kaliwa, no, sa baba, makikita nyo yung logo ng SMNI at nandiyan po yung quote card. Yan, fake news po yan. At ito po yung share po yan ni Sandro Marcos sa kanyang Instagram. The black ops continue. Another fake quote card circulating social media using hashtag SMNI News Channel. Okay, kaya mag-iingat ka, Coffee, ha, sa paniniwalaan ninyo na mga statement. Lalo na ang mga Pilipino, actually, reactive talaga tayo, no? Once na may makita tayong statement, ang tendency natin yan, magre-react tayo, di ba? Magbibigay tayo ng opinion, magagalit tayo doon sa tao, and then malalaman natin later on, hindi pala siya yung may kagagawan yan, no? Fake news pala. So, ingat-ingat tayo ka-coffee sa mga isi-share natin. Minsan kasi tayo din, nabibiktima din tayo ng fake news, nasi-share natin yung mga ganitong klase ng art card na alam naman natin. O minsan, hindi natin alam, no? Pauman, hindi natin alam. Fake news. Kaya importante maging mapanuri tayo. Tingnan natin yung source. Kanino nang galing yan? Verified ba yung account?
as much as possible, mas maganda kung verified o galing yan sa mga media organizations na credible kahit papaano, no? At tingnan nyo rin yung date, baka paso na yan, baka 10 years ago na yung statement na yan. Nag-iba na po ng circumstances. So i-check nyo po yung date o kung personality yan, i-check nyo yung personality nag-post niyan. Ingat-ingat tayo ko coffee sa pag-share ng mga ganitong klase ng content. So anyway, sige. Shoutout muna natin yung mga ka-coffee natin na nakikinig sa YouTube at nakikinig sa Facebook. Mang Cecilia Peña, no doubt si Vice President Sara ang pinaka-qualified na magiging successor ni PBBM sa 2028. As of the moment ka-coffee, siya lang talaga. Ito nga, kung survey yung pagbabatayan natin, ito nga pangalawa lang dito, si Rafi Tulfo. Helen Malyari, mind conditioning nyo pagmumukha nyo mga bitter, sabi ni Helen Malyari. Mati Fredoluces, no? Shout out from Bellflower dyan sa California. Happy, happy viewing po sa inyo. SMR 2028 or Senator Amy 2028 Marcos Loyalist, si Mina De Guzman. Happy, happy viewing po sa inyo. Si ME, nakatutok na rin sa atin. Wala pang ang napapatunayan, kinukondisyon na ng tao. Trabaho muna para may mapatunayan sila, hindi yung pansariling interest ni Sara, ni Tulfo, at ni Lutang, sabi ni ME. Yan. Lumabas sa survey kasi ka-coffee, no? At hindi natin maiwasan na pag-usapan ito. Jocelyn Damian, oi ka-coffee, thank you for acknowledging. You're welcome, ma'am. Ha? Thank you rin po sa inyong patuloy na pakikinig po sa atin. Kay Lani Tatson, oi gusto mo si Len Len. Ayan, tinawanan lang ito si Len Len. Number 3, nakakuha naman siya ng 6% ka-coffee, no? Pero malaki ang agwat ni Vice President Sara Duterte dito. It's very timely na nagsalita si Kong Sandro. Kahit ano pa kasi ang sabihin sa mga Marcos ng mga Marcoses, lahat 'yan di maririnig ng anti-Marcos, maganda ba ng intention. Nakakaumay na ang mga negatrons, sabi ni LV Soriano. Ako actually agree tayo diyan ka-coffee. May mga tao talaga na kahit may gawin kang maganda, pangit lagi 'yung makikita diyan. Oy, shoutout sa inyo. Sana magbago na kayo. Neil Dagalves, hello ka-coffee. Good evening everyone. Watching from Abu Dhabi, dyan sa UAE. Shoutout din po sa inyo kay Ma'am Yoli Gavina, kay Ma'am Cecil Palanya. Watching from Vancouver, dyan po sa Canada. At si Jackie Britos, nakikinig din po sa atin, nasa Facebook. Anyway, sige, i-shoutout din natin yung ating mga ka-coffee na nasa Facebook din, no? Si Ma'am Shirley Formento Villete. Uy, shoutout po sa inyo. Si Dominador Mayor, happy happy viewing po sa inyo. At kay Danny Bersalona, shoutout po kay Real Edward, kay Diego Malyari Cabato at kay Adaclito Pepito Jr. Happy happy viewing sa inyo ka-coffee dyan sa Facebook. At kung hindi ka pa naka-follow ka-coffee ha, sa ating Facebook page, i-click nyo lang po yung follow. At kung ikaw naman po ay nasa YouTube, i-click nyo lang po yung subscribe. Sabi ni Franz Fuertes, isang pink lawan yan si Arnel T. Actually si Arnel T. Chineklo natin yan kagabi kasi napag-usapan natin yan. Yung nag-number one kasi si Manny Pacquiao eh, doon sa senatorial survey. No? Chinek natin. Siya pala dati ay representative ng LPGMA, no? Itong party list na yan. Mahal magpagasto, mahal gumastos, no? Nang magpapakommission ka ng survey. Milyones din po yan. Engineer Rodolfo Reyes, ka-coffee, good evening mula sa Kuala Lumpur, dyan sa Malaysia. Happy, happy viewing po sa inyo, engineer Rodolfo Reyes, kay Oscar Raynon. Oy, sa susunod na presidente, kahit sino, basta wag lang mga ilawang pink lawan. Oy, yan, may conditions na po si Sir Oscar dito. Ha? Kahit sino na ilagay nyo, wag lang pink lawan. Actually, pag sinabi mo namang pink lawan, syempre, liberal, no? Maiisip mo agad, si Risa Ontiveros, yung pinakamatinik nilang contender. Kung pagpipilian mo yung mga remaining, no? At si Coco, Coco Pimentel ba? O Kiko Pangilinan, yan mga ka-coffee. No? Pero kung titignan mo, yung nakalusot sa senatorial, itong si Risa Ontiveros. So, siya yung pinakamatinik na contender na tatakbo po sa pagka-presidente pagdating ka-coffee, no? Ng 2028. Kung sakali man ang liberal ang i-represent ka-coffee, no? Pero usually, natatandaan ninyo, ang naging strategy ng mga dilaw ka-coffee, no? Ng liberal, eh lumayo sila doon sa liberal mismo sa pagiging dilaw. Kasi negative yung ano nito eh. Negative yung meaning kapag sinabi mong liberal eh, no? Associated sa mga Aquino. So, lumayo sila dyan. Even si Lenny Robredo, hindi na ginamit yung kanyang liberal party na, no? Sa kanyang pagtakbo kasi nga negatibo yung resulta nito, negative yung effect nito. And I think ganito rin po yung magiging strategy nila pagdating po ng 28 elections, no? Lalayo yan sila, ayaw nilang ma-affiliate sila o ma-associate sila dito sa mga
Dilawan. Yan yung nakikita nating magiging strategy nila dyan. Wala pang isang taon si Marcos admin, oy, may survey na kaagad para sa 2028. Masyado kayong nagmamadali, sabi ni Paul Villanueva. Rafi Tulfo, pinklawan na rin yan kasi gusto nyo bukasan, buksan ang Katol Network o itong ABS-CBN daw ka copy, no? Yan, na-associate din po itong si Rafi Tulfo dito sa mga Dilawan according dito kay Franz Cortez, no? Liberal o pink, no way. Yan si Bea Dumawa. Ginagalit siya si Bea, ha? Basta dilaw, basta pink, ano yan, walang patutunguhan kay Bea Dumawa, no? Hindi niya ibobote yan. Danny Barcelona, shoutout po sa inyo. At kay Bea Dumawa, teka, teka, teka. Lucky Kaingitan, happy viewing po sa inyo. Nasa Facebook, shoutout po sa inyo. Oy, Kakofi ha, follow na kayo sa ating Facebook page ng Kakofi. At kung ikaw nasa YouTube, i-click nyo na po yung subscribe.